Secret XPG. Isang buwan na nang makalipat ang mag-asawang Andrew at Emma sa kanilang apartment, napagitnaan sila ng dalawa pang apartment. Sa unahan ay nakatira ang landlady na si Aling Maureen at asawa nitong si Ian. Sa dulo naman nakatira ang basagulerong si Jose. Pinagkalooban naman ng anak ang mag-asawa at ito ay 6 na buwan na lalaking sanggol. Napakaganda pa din ni Emma kahit ito'y kakapanganak pa lamang. Bumalik agad sa dati ang magandang pangangatawan nito dahil sa disiplinadong pamamaraan ng dieta at ehersisyo. Mahal, may magandang balita. Simula sa susunod na linggo, ibibase na nila ako sa Makati. Mas mataas ang sweldo doon kaysa dito sa probinsya. Pero mahal, paano yan? May iwan kami dito ni baby mo. Mag-uwi na ako, mahal. Siyempre, di ko kayo iiwan, lalo na sa gabi. 2 oras lang naman ang biyahe. Yun nga lang, medyo nakakapagod yun. Baka matagalan tayo, bago masundan si Junior. Napakapilyo mo talaga, Andrew. Meron namang Sabado ng gabi. Off mo naman yun, di ba? Anytime naman ako eh. Basta ikaw, ang sexy-sexy ng asawa ko. Sabay yakap kay Emma. Baka may mga babae kang makilala dun ha, pagpalit mo ko. Ikaw pa ba? Wala na akong hahanapin pa. Halika sa kwarto mo na tayo, baby. Mamimiss ko to gawin eh. Matapos ang isang linggong uwian galing sa trabaho, napansin ni Emma ang panlalamig ng asawa, marahil na rin sa pagod nito sa biyahe. Mahal, sabay tayo maligo mamaya. Mahal naman. Minsan na lang ako makanood ng movies. Ikaw na lang muna. Mamaya na kita papasayin bago matulog. Napanguso si Emma at nagtampo. Bahala ka. Pagpasok sa banyo, agad niyang binuksan ang shower. Ang di alam ni Emma ay may mga matang nakamasid sa kanya sa bintana ng banyo. Nagising si Emma ng 10 oras ng gabi sa sobrang init. Lumabas ito ng kwarto at pumunta sa kusina. Dali-dali niyang kinuha ang pipino sa vegetable tray at hinugasan, dumiretso ito sa CR. Ang di alam ni Andrew ay ang paggamit ng kanyang asawa ng iba't ibang klase ng gulay sa tuwing siya'y maliligo. Pagkatapos nitong pagpawisan, lumabas ito at nagpahangin sandali. Mula sa 2 palapag, napalingon ito sa ibaba kung saan nakalagay ang kanyang mga pananim. Nagulat ito nang makita ang lasing na si Jose na iniihian ang kanyang mga pananim na sili. Imbis na magalit ay tila natulala ito. Gusto niya itong sawayin pero parang ayaw niya. Di niya malaman pero natulala na lang ito, naningkit ang mga mata niya sa inis. Bukas ka sa akin! Nahirapan agad makatulog si Emma sa nasaksihan nito. Kinaumagahan na malengke si Emma, sumabay ito sa asawa niya sa sakayan patungong Makati. Mahal, dito na ako. Mag-iingat ka. Sige, mahal. Pinagtitinginan naman si Emma sa palengke ng mga matadero at tindero dahil sa angking ganda nito. Huling binili nito ang talong at pipino na kumakalinga sa kanyang kalungkutan. Nasakyan naman nito ang biyaheng tricycle ng kanyang kapitbahay na si Jordan. Huwag ka na magbayad, Emma. Libre na lang yun. Naku, Jordan, nakakahiya naman. Lagi mo na lang ako nililibre. Naku, wala yun. Pag maganda at sexy, libre ko na talaga. Ikaw talaga, bolero ka. Mukhang madami kang napamili ah. Oo, mga sariwang gulay. Mahilig kasi ako sa gulay. Ano bang luto ang ginagawa mo dyan, Emma? Nagulat ito nang sumingit ng tanong si Jose na pawisan. Sinabawan. Oo. Masarap talaga pag malapot ang sabaw. Sabay ngisi ni Jose. Sana makatikim ako ng luto mo, Emma. Singit ni Jordan. Oo ba, sa susunod? Nagulat na lang si Emma nang bunutin ni Jose ang talong at pipino mula sa supot gamit ang magkabila nitong kamay. Oo, maswerteng mga gulay. Masasabawan na mamaya. Sabay ngisi nito, namula si Emma tila nakuha niya ang ibig sabihin nito. Sige na Jordan. Salamat ha, mauna na ako. Sige Emma. Sinundan naman ng 2 ng tingin si Emma. Inis na inis si Emma sa mga sinabi ni Jose
tila may pinapahiwatig ito. Hinugasan niya ang mga gulay nang maalala niya si Jose na nakita niya sa dilim. Kinagabihan, naligo si Emma kasabay ng ritual kasama ang mga gulay. Matapos, agad itong lumabas ng banyo. Nagulat ito sa malakas na pagkatok, agad niyang binuksan ang pag-aakalang dumating na ang mister nito. Nagulat siya nang makita si Jose, tila pawis na pawis ang binata. Oh, anong kailangan mo? Pwede ba ako makahingin ng ulam? Kahit sabaw lang? Oh, sige, magantay ka dyan. Magbibihis lang ako. Hawak-hawak pa din ni Emma ang talong. Teka, Emma! Nagulat si Emma nang inagaw ni Jose ang talong, sabay ngisi. Okay na ako dito. Akin na lang to. Ha? Teka, akin yan. Bibigyan na lang kita ng sabaw. Iniwas ito ni Jose at inamoy. Teka, ba't ganito? Nahiya si Emma. Jose? Nagulat sila nang makita si Andrew sa pintuan. Uy, boss! Nangingila ako ng ulam kay Emma. Pero ito sabi ko, okay na ako sa talong. Itutorta ko na lang. Sige, alis na ako. Tila naguluhan si Andrew sa eksenang nadatnan. Ang asawa niya habang nasa loob ng apartment nila, ang kapitbahay nilang lalaki na may hawak na talong. Okay ka lang ba, mahal? Bakit mo pinapasok yun dito? Nanghihingi kasi siya ng ulam. Sabi niya okay na sa kanya yung talong. Alas dos ng umaga nang magising si Emma sa mga sunod-sunod na ingay. At nalaman niyang nanggagaling ito sa apartment ni Jose. Napakawalang hiya talaga ng loko na yun. Tila di alintana ng mister niya ang ingay na yun dahil nasa kasarapan ito ng pagtulog. Inis na inis si Emma ng gabing iyon at gusto niyang komprontahin ang binatilyo. Kinaumagahan, kinatok ni Emma ang apartment ni Jose. Tinitigan lang siya ng binata. Pasok ka, Emma. Umupo si Emma sa nangangamoy na sopa ng binata. Maamoy ang apartment nito, tila di nalilinisan. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jose. Una, napaka-ingay nyo kagabi. Kung sino man yung kasama mo kagabi, ang ingay nyo, 10 oras ng gabi. Natawa ang binata. Teka, dapat ba sa umaga? Di naman sa ganon. Alam mo, magkatabi lang ang apartment natin. Dapat di kayo gumagawa ng ingay, lalo na at 10 oras ng gabi. Oh, sige, sabi mo eh. Tapos ka na? Isa pa, inihian mo yung halaman ko nung isang gabi. Nakita mo? Oo, yung mga halaman kong sili. So, nakita mo talaga? Natawa na ito. Hindi. Basta, wag mo nang gawin ulit yun. Lalo na kung lasing ka. Mahirap magbintang, misis. Anong problema mo? Basta, aalis na ako. Nasabi ko na lahat. Sa oras na ulitin mo pa yun, magkakabaranggayan tayo. Aba, baka di ako yun. Basta, namumukaan kita. Ikaw yun, Jose. Ang ganda ng bagong lipat dyan sa tabi ng apartment mo, Jose. Kaso may asawa na tsaka buntis na eh. Napalingon ako sa mag-asawang nagkakwentuhan sa labas ng apartment. Ang ganda nga. Lalo akong nabighani nang maisilang na nito ang kanilang anak. Sa loob ng 3 buwan, ang laki ng pinayat nito, napakaganda ng kurba. Simula noon, nabighani na ako kay Emma. Nagluto ako ng pananghalian. Niluto ko ang sausage na binili ng asawa ko. Di ko alam pero nagkikrave talaga ako sa hotdog. Bigla kong naalala si Jose. Nakakainis talaga pag naaalala ko yun. Napakabaho niya, nakakasuka talaga. Amoy pawis na nakulob. Kawawa naman yung kasama niya kagabi, ang baho niya. Pati apartment niya ang sangsang ng amoy. Buong maghapon yatang mainit ang ulo ko nang dahil sa Jose na yun. Di ko matanggap na nagawa niya yun sa harap ko. Binuksan ko ang ref at kinuha ko ang isang malamig na bagay. Alas 7 na, isang oras bago dumating si Andrew, oras na ng pagligo ni Emma. Sumampa agad si Jose sa bakod sa likod ng apartment. Mataas ito, halos nagkakasugat siya sa tuwing sumasampa dito, makapunta lang sa taas ng bakod na nakatapat sa bintana ng banyo nila Emma. Tamang-tama lang nakabukas na ang ilaw. Abot-tenga ang ngiti ni Jose nang makita si Emma. Ano namang gulay ang gagamitin niya ngayon? Nasaan kaya? Sausage ba yun? Binabalawan niya ito. Mukhang galing pa sa freezer.
Nahulog ang sosis sa sahig at halos mapuputol na ito. Ay, kawawang hotdog. Napakaswerte ng Andrew na yun. Pero ito, sinasayang niya lang ang napakagandang itong asawa. Bili siguro gagawin doon ni Emma kung napapaligayan niya ito. Kinaumagahan, nasa lubong ni Emma si Aling Basing, isa sa mga kapitbahay nila. Emma, alam mo ba nitong mga nakaraang gabi? May nakikita akong lalaking nakasilip sa bintana nyo. Palagay ko, banyo nyo yun eh. Ho? Tuwing gabi? Oo, iha. Lalaki na malaki ang katawan. Masyado kasing madilim kaya di ko maaninag. Natatakot naman akong sawayin. Alam mo naman, matanda na ako. Nanghina ang tuhod ni Emma at bumilis ang tibok ng puso nito. Habang papalapit sa apartment, naalala nito ang araw na nagtanong si Jose kung anong luto ang ginagawa niya sa talong at pipino na binili niya. Ah, nakakainis! Di kaya siya yun? Nakahiya talaga, parang di ko kayang humarap sa lalaking yun. Lahat nakita niya. Emma, mukhang bumili ka na naman ng mga gulay. Namalengke ka pala, Emma. Sayang, di kita natid. Naku, okay lang, Jordan. Gusto ko din naman maglakad. Pawis na pawis silang dalawa, tila kakatapos lang nilang maglaro ng basketball. Mas malaki ang pangangatawan ni Jose habang si Jordan ay payat pero may abs din. Sige, mauna na ako, Jordan. Kukunin ko pa yung baby ko kay Aling Maureen. Grabe naman, Emma. Parang si Jordan lang nakikita mo. Nandito din naman ako. Inirapan ko lang siya. Nakakagigil talaga, ayoko lang talagang maiskandalo, pero gusto ko siyang ipabarangay. Nakakahiya lang talagang malaman na siya yon at baka kumalat pa yon at ikwento niya sa iba. Lalo na kay Jordan, nakakahiya naman kung malaman niya. Ano na lang ang isipin niya sa akin. Di pa sila nakakalayo nang marinig ko si Jose. Tara pre, doon tayo sa mga iyaw. Mukhang masarap mag-barbecue at hotdog ngayon. Lumaki ang aking mga mata sa narinig. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumingon ako sa kanya at nakita ko ang isang nakakaasar na ngiti. Tama ako, siya nga ang tinutukoy ni Aling Pasing. Kinagabihan may kumatok sa bahay nila Emma, si Jordan, Ian at Jose. Oh, napadalawa kayo. Hayain ka sana namin mag-inuman. Diyan lang oh, sa baba tayo ng apartment. Ah, sige, Sabado naman ngayon. Magpaalam muna ako kay Mrs. Sige, sige. Sagot ni Jose pero tila may hinahanap sa loob ng bahay. Matapos ang tatlong oras nang tamaan na ng kalisingan ang apat. Umihi muna sa gilid si Andrew nang matapos na ito nang sumunod naman si Jose. Patalikod na si Andrew na magulat ito sa inilabas ni Jose. Ay, syempre ah. Mukhang marami ka nang napaiyak na babae. Oo naman, boss. Marami pang papaiyakin at papasayahin. Naku, loko ka talaga. Mag-asawa ka na kasi. Sa estado ng buhay ko, boss, walang papatal sa akin. Hindi yan. Baka pag nalaman nila yan, naku, baka paggagawan ka pa. Napangisi si Jose. Nang gabing yon, ginanahan si Andrew. Tuwang-tuwa naman si Emma. Pagkatapos ng ilang linggong pagkatuyot. Nakatulog na si Emma, ngunit si Andrew gising pa din. Naisip nito si Jose. Kung ganun siguro ako, mas masasayaan siguro si Emma. Tinitigan niya ang muka ng malaanghel niyang asawa. Ilang gabi nang naghihintay si Jose sa bintana nila Emma, tila binago na nito ang oras ng gawain, nang biglang bumukas ang ilaw. Di man makita ni Emma ang labas ng bintana dahil sa dilim, alam niyang may nakapwesto na doon at pinagmamasdan siya. Nagulat si Jose nang biglang binato ni Emma ang pipino palabas ng bintana at ang malakas na pagtama nito sa kanyang noo. Aray! Ha? May tao ba dyan? Naku! Ah, meow, meow. Ah, pusa lang pala. Sorry, Ming Ming. Pagpipigil ng tawa ni Emma. Kinabukasan. Oh, pre, bakit may buhol ka dyan sa ulo? Wala to, nauntog lang ako. Habang himas-himas ang maliit na bukol. Mag-iingat ka kasi. Oo nga pala, pinapatawag ka ni Boss Rod. May ipapatapos daw sila na building dyan sa bayan. Oo, bukas kami magsisimula. Hirap talaga pag matagal na tenga. Sige pre, pasada na ako. Una na ako ha.
Nasalubong ni Jose si Maureen at Emma na nagdidilig ng halaman. Oh Jose, puntahan kita dyan bukas ha. Yung bayad mo sa upa mo. Yes, madam. Nanginginig pa. Ay, ang swerte ko talaga. Ang sasexy ng mga kapitbahay ko. Napangiti naman si Maureen. Bolero? Natawa naman si Emma nang makita ang bukol ni Jose sa ulo. Napatitig naman si Jose sa mukha ni Emma. Lintik? Hindi kaya alam niya na ako yun? Kinagabihan, nakasalubong ni Andrew si Jose. Oo, Jose. Basang-basa ka sa ulan ah. Oo, boss. Inabutan ako dyan sa labas eh. Ah, ganun ba? Sige, mag-ingat ka sa susunod. Sabay naliligo ang mag-asawa nang mapansin ni Andrew na sarado ang bintana ng banyo. Teka, mahal. Ba't sarado yun? Ay, mahal. Madalas umulan, di ba? Mas maganda na nakasarado yan. Ayos lang naman na mapapasukan ng ulan itong banyo. Tsaka parang di mainit. O sige, bukas mahal bubuksan ko yan. Kinaumagahan. Mahal, pakagabi na ako ngayon. May bagyo kasi. Panigurado mahirapan ako makasakay mamaya. Sige mahal, dali mo na tong kapote mo. Mag-iingat ka mahal. Napadaan ang ate ni Emma na si Kim sa kanilang apartment. Nagdala ito ng mga pagkain na pinagsaluhan nila para sa pananghalian. Tulad ni Emma, maganda din si Kim. Sis, nakita ko yung kapitbahay mo dyan, ang pogi. Ha, sino? Ewan ko, basta sino yun? Ano name niya? Itong nasa dulo ba? Oo yun, may asawa na. Asawa? Wala pang asawa yun. Ha? Sino yung kasama niyang bumasok sa apartment niya? Di ko alam. Bago umalis si Kim ay may binigay ito kay Emma, sabay bulong sa kapatid. O sige sis, una na ako. Pakilala mo ako kay Pogi next time ha. Bye! Nakasalubong ni Kim ang pulis na si Ian. Ginitian ito ng dalaga, ganun din ang pulis. Papasok na si Emma nang tawagin siya ni Ian. Emma, nakita mo ba si Maureen? Di ho, bakit? Ganun ba? Sige. Humiga si Maureen sa braso ng binata. Di ako nag-enjoy ngayon, baby. Sorry, madam. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Next time, babawi ako. Nalulugi ako sa negosyo ko. Ito lang lagi binabayad mo sa akin. Ako pa nag-aabono. Okay lang yan, madam. Sabay kindat sa landlady. Umuos na ang malakas na ulan at ang malakas na hampas ng hangin paggagat ng dilim. Tumawag na si Andrew para masabihan ng asawa na di ito makakauwi ng gabing iyon. Napagdesisyonan nila na matulog ng kanyang mga katrabaho sa quarters ng office. Nalungkot naman si Emma, buhat-buhat nito ang anak. Hilong-hilo naman si Jose habang nanonood ng TV. Tila nakakaramdam na din ito ng panlalamig. Kumuha ito ng kumot at binalot ang sarili. Hay! Di na ako makakalabas. Paano ako makakabili ng apunan? Nakarinig si Emma ng malakas na pagkatok mula sa labas ng kanilang apartment. Tila nagulat ito. Naku, sino ba yun? Pagbukas ng pintuan, tumambad ang namumutlang si Jose. Emma, baka may gamot ka dyan. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Ha, bakit? Napaano ka? Pinakiramdaman ni Emma ang temperatura ng kanyang balat. Sobrang init nito. Inabot ni Emma ang thermometer. Teka, kumain ka na ba? Di pa nga eh. Osha, kunin mo to, magpunas ka na. Inabot ni Emma ang mga yelo at face towel. Mamaya ko na dadalhin ang gamot sa'yo. Pagluluto na lang muna kita ng lugaw. Sige Emma, salamat. 38 degrees Celsius ang nakuhang temperatura ng binata. Hay, ang lamig naman ito. Sinimula na din ni Joseng magpunas ng kanyang katawan gamit ang malamig na tubig. Alas 10 ng gabi nang kumatok si Emma, pinagbuksan ito ni Jose na naka-boxer shorts lang. Sobrang ganda ni Emma, naka-t-shirt ito at nakasuot ngayon ng mahabang palda. Sige Emma, puka mo na dito. At inabot na ang lugaw. Kainin mo muna yan bago mo inumin ang gamot. Sige. Inaya din ni Joseng kumain si Emma. Pinagmamasdan ni Emma ang maamong mukha ni Jose habang kumakain. O ayan, inumin mo yan ha. Babalik ako mamaya. I-check ko ang temperature mo. Sige Emma, salamat. Naalimpungatan si Emma
Bumangon ito at pinagmasdan ang kanyang anak. Matapos ang isang oras, napagdesisyonan niya na balikan si Jose sa apartment nito. Binuksan niya ito gamit ang susi na hiniram nito sa binata. Pagpasok niya ng kwarto, nakita nito ang himbing na binata. Agad niyang kinuha ang thermometer at nilagay sa kilikili nito. Hanggang sa makarinig siya ng sinasambit nito. Madam! Madam! Ha? Sinong madam? Si Miss Maureen ba yun? Tinanggal na ni Emma ang thermometer. 37 na bumaba ang lagnat niya. Pero mainit pa din ito. Kumuha muli si Emma ng yelo sa apartment nila at pinunasan ang binata. Lumabas agad si Emma. Bumalik ito sa apartment at humiga sa kanilang sofa. Matapos ang isang oras ng pagkakaidlip, sumilip siya sa oras, mag-aalas 5 na. Pinagmasdan ni Emma ang litrato nila ni Andrew nang kinasal sila. Patawarin mo ako, mahal ko, pero di ko talaga kaya. Agad tumayo si Emma at pumasok sa apartment ni Jose. Sorry Jose, pero di ko na talaga kaya. Naalimpungatan si Jose at nagulat nang makita si Emma. Nagtulog-tulugan ang binata. Narinig na lang niyang sumara ang pinto. Agad binuntahan ni Emma ang anak at inayos ang pagkakapwesto sa crib. Patawarin niyo ako ni Daddy, naging bad si Mommy. Tumulo ang luha nito sa kanyang mga mata. Nagring ang phone at sinagot niya ito. Hello Sisi, kamusta kayo last night? Mukhang nag-enjoy kayo ni Andrew. Nagising ako sa isang masamang panaginip. Napabuntong hininga ako. Bumangon na ako at inasikaso ang anak ko. Gabi na nang makauwi muli si Andrew, pinagluto siya ni Emma ng kare-kare. Kinatuwa ito ni Andrew. Masarap ba, mahal? Oo naman, mahal. Ikaw ang pinakamasarap na magluto sa lahat. Bolero? Maligo ka na, mahal. Sobrang na-miss kita. Sige, mahal. Wait lang. Masarap ang gising ng mag-asawa. Masayang muli si Emma, kaya nasa mood ito buong araw. Isang matamis na ngiti ang iniwan nito kay Jordan nang muli siyang ihatid nito galing sa palengke. Kinuha niya ang kanyang anak kina Maureen at nagpasalamat sa pagbabantay nito. Tanghali na nang makita ni Jose si Emma na nagsasampay sa labas. Kamusta, Mrs.? Nagulat si Emma nang makita si Jose. Okay lang. Magaling ka na ba? Oo. Salamat sa iyo, Mrs. Ikaw ang nagpawi ng nararamdaman ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Emma. Alam kaya niya ang nangyari. Sobrang nakakahiya. Wala talaga ako sa katinuan nun. Nagmamadali na akong nagsampay at alis doon. Ilang araw ang lumipas na patuloy iniiwasan ni Emma si Jose. Tila hiyang-hiya ito sa nagawa. Ang di niya alam ay pinapunta ito ng kanyang mister sa kanilang apartment para ayusin ang tubo sa ilalim ng kanilang lababo. Sabado ng umaga, nang magpaalam si Andrew na bumili sa tindahan, habang naliligo si Emma ay pumasok na si Jose sa kanilang apartment. Nagulat na lang si Emma nang bumukas ang pinto ng banyo. Nakaugalian na ng mag-asawa na hindi mag-lock ng pinto pag sila'y naliligo. Nagulat ito nang makita si Jose. Sinara nito ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Mahal, hindi ka pa ba tapos? Naiina ako eh. Nagulat si Emma nang marinig ang boses ng asawa mula sa labas ng banyo. O ayan, nandyan na asawa mo. Gusto mo ba makita niya? Tumayo ito at bubuksan na ang pinto nang pigilan siya ni Emma. Mahal, matagal ka pa ba? Pwede ba ako pumasok? Ihilang talaga. Hinawi ni Jose ang shower curtain at pumunta sa gilid. Sige, buksan mo. Pinapasok si Andrew, bumalik si Emma sa likod ng curtain. Nakangisi lamang sa kanya si Jose habang pinapakinggan nila si Andrew. Mahal, gusto ba bang may kasabay? Tila natatawa si Jose habang si Emma ay parang hihimatayin na sa kaba. Ah, mahal, patapos na ako eh. Mamayang gabi na lang. Nanlaki ang mga mata nila nang makita nila ang anino papalapit na sa kanila. Agad sumilip si Emma. Mahal? Ayaw mo ba talaga? Mahal, mamaya, babawi ako. Sige na nga. Lumabas na si Andrew. Mamaya, puntaan mo ako sa apartment ko.
dalhan mo ako ng hapunan. Anong sinasabi mo? Sino ka ba para dalhan kita ng hapunan? Aantayin kita. Sabay kindat nito, sumilip muna ito at saka biglang nilisan ang banyo. Iniisip ko ngayon makipag-ayos kay Jose para tigilan niya na ang mga ginagawa niya. Alas 9 ng gabi nang makatulog na ang asawa ko, alam kong naghihintay na si Jose para sa hapunan na hinihingi niya kanina. Di ko alam pero kabado ako. Pagkatapos maligo, ininit na ni Emma ang natirang adobo sa kusina para dalhin kay Jose. Sinilip niya muna ang kanyang mag-ama at tahimik na nilisan ang kanilang tahanan. Mabilis ang tibok ng puso niya nang katukin niya ang apartment. Wala pang ilang segundo nang buksan ni Jose ang pinto. Abot tenga ang ngiti nito. Sabi na eh, hindi mo ako matitiis. Siniringan lang ito ni Emma at pumasok sa apartment. Oh, parang balot na balot ka ngayon Emma. Hindi yata ako sanay na ganyan. Namula si Emma sa sinabi ng binata. Oh, ayan ang hapunan mo. Ba't mo ba ako pinapunta dito? Alam mo naman yun. Maasa ka talaga? Oo naman. Namula lalo si Emma. Nandito ako para makipag-ayos tungkol sa nangyari. Gusto ko nang tapusin to. Kung kailangan mo ng pera para maabswelto ako sa ginawa ko. Inamin mo din Emma. Patawarin mo ako. May ininom ako na gamot kaya ganun na lang. Ayos ka din eh. Matapos sasabihin mo lang na parang wala lang yun. Wala ako sa katinoan nun. Kaya sana mapatawad mo ako. Alam mo naman kung gaano kita kagusto. Itong relasyon natin, pwede naman natin ituloy. Nang patago. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Ikaw nagsimula nito. Di mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Pero ito ang iniintay kong pagkakataon. Baliw ka na, Jose. Alam ko kung gaano ka kalungkot sa asawa mo. Hindi ka niya napapasaya. Gusto kong punan ng pagkukulang ng mister mo. Hindi kita agawin sa asawa mo. Nagpapatawa ka ba, Jose? Pag-isipan mo. Napakasarap ng luto mo, Emma. Ah, salamat. Aalis na ako. Palabas na si Emma nang pigilan siya ni Jose. Bigyan mo ako ng chance. Di mo alam sinasabi mo, Jose. Kinaumagahan, nagising si Emma. Pagkatapos nito, tinulungan niya ang asawa sa pag-aayos nito bago pumasok sa trabaho. Gumaganda ka, mahal. Siyempre, nagpapaganda ako para sa'yo. Halika na nga, sabay na tayo lumabas. Baka madami ka nang makasabay sa palengke. Nandito ako sa palengke pero di ko malimutan ang nangyari kagabi. Tinapos ko na ang pakikipag-ugnayan ko kay Jose ng gabing yun. Pag-uwi ni Emma ay nadatnan niya si Jose sa kusina. Napatigil sila nang marinig nila ang pag-iyak ng sanggol ni Emma. Agad kumala si Jose. Si Emma naman agad nag-ayos at tumakbo sa kwarto. Pinuhat agad ang baby at pinadede. Si Jose ay sinundan si Emma sa kwarto. Oh, lumabas ka nga. Kwarto namin to, huwag ka pumasok dito. Pwede ba makikain mo na ako dito bago umalis? Ano pa ba? Sige na, mauna ka na dun. Ilang linggo na kaming ganito. Walang laban sa nararamdaman kesa sa dinidikta ng puso. Di ko mapagkakailang nabibigay niya ang mga pangangailangan ko. Matapos mangyari ang una, tuwing umaga pagkaalis ni Andrew, ay siya namang pagdating niya. Isang buwan ang lumipas. Kapag wala ang asawa ko, siya ang tumatayong ama ng anak ko. Sa tuwing umuwi siya sa bahay namin, tuwing pananghalian galing construction, maghugas ito ng kamay at braso, magpapalit ng damit ni Andrew at bubuhatin ang anak ko. Minsan siya pa ang nagtitimpla ng gatas nito. Nakakatuwa siyang pagmasdan. Pwede ka na pala maging daddy? Pangaasar ko sa kanya. Ganun ba? Pwede gawa na din tayo? Che, asa ka. Alam ni Jose ang paggamit ko ng gamot. Di siya tutol dito. Kahit di ko gusto ang relasyon namin, wala na akong magawa. Parte na si Jose ng buhay ko. Di ko makakaila na gusto ko, pero alam kong mali. Alam ni Maureen ang relasyon namin. Hinayaan niya lang ito, pareho kami ng sitwasyon. Isang gabi habang naliligo si Andrew, muling pumunta si Jose sa aming bahay. Hinila niya ako papasok sa aming kwarto. Di kalayuan sa amin ang natutulog kong anak. Nagulat kami nang marinig namin ang pagbukas ng pinto ng CR. Andiyan na si Andrew!
Pareho kaming nataranta. Magtago ka dun sa baba ng kama, bilis! Dali-daling tinungo ni Jose ang ilalim ng kama ng mag-asawa at biglang bumukas ang pinto. Oh, mahal, ba't parang pawis na pawis ka? Dapat maligo ka na din. Ha? Di na siguro. Nilalamig na ako. Matulog na tayo. Mahal, akala ko ba maglalabing-labing muna tayo? Ha? Habang si Jose ay nasa ilalim ng kama habang pinapakinggan si Emma. Isang gabi nang magkainuman muli sila Andrew at ng mga tropa ni Jose, alauna ng umaga nang magising ako sa malakas na tawanan nila. Bumangon ako at inayos ko ang pwesto ng aking baby. Ay, nagiinom na naman yung daddy mo, baby ko. Dumiretso ako sa banyo para umihi. Nagulat ako nang makita si Jordan. Nagkagulatan kami. Ay, sorry. Di ko sinasadya. Sorry din, Emma. Kakatapos lang ni na Jose at Jordan na mag-basketball nang maikwento ni Jose ang nangyari kagabi. Tawa siya ng tawa. Mahina ka, pre. Dapat sinunggaban mo na. Baliw. May respeto ako kay Andrew at Emma. Sus, sekreto lang naman yun. Kala ko ba gusto mo si Emma? Oo, paghanga lang yun. Sige, ganito na lang. Punta ka mamaya kina Emma. Kumatok ka lang ng mga alas dos ng hapon. Bakit naman? Basta. Kinahapunan, kasama ni Jose si Emma nang may biglang kumatok. Naku po Jose, magtago ka muna. Umisi lang ang binata. Agad itong tinungo ang pinto na ikinagulat ni Emma. Tumakbo si Emma para pigilan siya pero huli na ang lahat. Nagulat si Jordan nang pagbuksan siya ng dalawa. Jose, ba't kayo? Agad siyang hinila ni Jose papasok ng apartment. Gulat na gulat din si Emma sa nangyayari. Muling bumalik si Jose sa sopa at umupo. Halika dito, Emma. Tuloy natin. Anong ibig sabihin nito, pare? May relasyon kami. Di totoo yun, Jordan. Huwag ka maniwala sa kanya. Gulat na gulat pa din si Jordan sa nakikita. Emma, halika na dito. Baka mainip yung bisita natin. Natatawang pag-aya ni Jose. Di mo pwedeng gawin to, pare. Magdadalawang buwan na namin ginagawa to. Di ba sinasabi mo? Tumayo si Jose at lumapit kay Emma. Halika dito, pare. Huwag ka na maiya. Sinimangutan ni Emma si Jose. Hiyang-hiya naman si Emma kay Jordan. Paglabas ni Jose sa apartment. Patawarin mo ako, Emma. Uuwi na ako para makapagpahinga ka na. Sa totoo lang, ayoko ng ganito. Pwede din ba ako bumalik dito? Okay lang naman sa akin. Ewan ko lang sa tropa mo. Talaga? Sige, babalik ako dito. Pag wala si Jose. Tatlong buwan na simula nang samin ni Jose at ito nadagdagan pa si Jordan. Si Jordan na bumibisita lang pag-aalis si Jose sa tanghali at si Andrew na nagpaparamdam sa gabi. Kinabukasan, pagkaalis na pagkaalis ni Andrew, ay siya namang pagdalaw ng binata sa apartment nila Emma. Masaya ka ba, Emma, na hindi na mga gulay ang karamay mo? Huwag mo na nga paalala yun. Pangako ko, Emma, magiging masaya ka na palagi. Umiti lang si Emma. Alas tres ng hapon nang kumatok si Jordan sa apartment nila Emma. Hi, Emma. Pwede ba? Isang matamis na ngiti ang binigay ni Emma. Agad nilisan ni Jordan ang lugar upang di mahuli ng kanyang tropang si Jose. Magwa 1-year-old na anak natin. Anong plano mo, mahal? Napag-ipunan ko na yan. Doon natin i-celebrate sa sikat na fast food. Wow! Talaga, nakaka-excite naman. Siyempre, para sa baby natin, mahal ko. Gusto mo na ba sundan na natin si baby? Pwede naman. Ba't parang ayaw mo? Madaling araw nang muling takasan ni Maureen ang asawa nitong si Ian upang dalawin si Jose. Naririnig ng mag-asawang Emma at Andrew ang ingay sa apartment ni Jose. Mukhang may nauwi na naman si Jose. Ha? Oo nga. Hayaan mo na, binata pa naman siya. Alam ni Emma na si Maureen ang kasama nun. Kinaumagahan habang magkasama sina Emma at Jose ay napag-usapan nila ang plano ni Andrew na sundan na ang anak nila. Kailangan itigil na natin ito, Jose. Di na natin pwede ipagpatuloy ito. Gusto ko na ng normal na buhay. Habang si Jose naman ay tila bingi. Ano bang sinasabi mo? Itigil na natin ito? Oo. Kailangan ko nang itigil ang pag-inom. Di na tayo pwede. Sino nagsabi?
Walang problema sa akin yun. Pero... Walang pero-pero, Emma. Di alam ni Emma kung ano ang gagawin. Isang linggo na nang mapakiusapan ko nang maayos si Jose at Jordan na huwag na munang pupunta sa bahay. Naunawaan naman ni Jordan ang kagustuhan kong masundan ng anak namin ni Andrew. Pero si Jose tila di sang-ayon dito. Isang gabi, ako muli ang naiwang mag-isa sa aming apartment kasama ang aking baby. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, nagising ako nang makarinig naman ng tunog sa kabilang apartment. Kung di ako nagkakamali, si Ian at Maureen yon. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Jose. Paano ka nakapasok dito? Nakarinig ako ng mga kakaibang tunog. Siyempre, natural lang na mag-alala ako sa misis ko. Lalo na, wala yung asawa niyang walang kwenta. Nakalak yung pinto. Paano ka nakapasok? Matagal ko na pinaduplicate yung susi niyo. Malis ka na. May usapan tayo, Jose. Pagkatapos nito, aalis na ako. Umaga na nang nagising ako, kasama ni Jose at tinungo ang aking baby. Nagtimpla ako ng gatas at nilipat siya sa tabi ni Jose. Ginising ko na din ang mokong na to. Baka madaganan niya pa ang anak ko. Hoy, bumangon ka na ha dyan. Ang baho mo na. Good morning, Mrs. Ko. Mag-ayos ka na nga. Hello, baby. Malapit ka na magkaroon ng kapatid. Siniringan ko siya matapos niya akong tignan. Matapos naming mag-almusal ay agad kong hinugasan ang mga nagamit namin sa pag-aalmusal. Si Jose naman umuwi na para maligo dahil aalis pa ito para magtrabaho. Ilang saglit pa nang tumawag si Andrew. Hello mahal, uuwi ka na ba? Talaga? Mamaya? O sige, pagluluto kita. Anong gusto mong ulam? Kinagabihan, nakauwi na si Andrew. Inalalayan niya na tumayo ang anak namin at nilaro-laro gamit ang walker nito. Masaya akong makita ang mag-ama ko, pero sa tuwing maaalala ko si Jose, kumikirot ang puso ko sa ginagawa ko kay Andrew. Magtatrabaho ko ng mabuti para sa kinabukasan ng magiging anak natin. Di ko alam pero nalungkot ako nang marinig ko sa kanya yun. Tanghaling tapat nang isampay ko sa labas ang mga nilabhan kong damit. Pagpasok ko ng bahay, nagulat ako nang makita ko si Jose. Ay, kabayo! Anong ginagawa mo? Sorry, nalulungkot ako. Kaya umuwi muna ako dito. Ano ka ba? Huwag kang pasok ng pasok dito. Baka mapansin ka nila iyan. Sus, okay lang yan. Alam mo bang nagsiselos ako sa asawa mong walang kwenta? Hinarap ni Emma at sinampal si Jose. Tama na ang pangiinsulto mo sa asawa ko. Ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Ang kapal mo. Yung mga kinakain mo dito na pagkain, pinaghirapan niya ng asawa ko. So, ano naman? Pinapakaya rin naman kita araw-araw ah. Nagre-reklamo ba ako? Natatawang sabi ng binata, namula si Emma sa galit. King ina, kailangan ko nang umalis. Matatapos na lunch break namin. At tuluyang nilisan si Emma. Halos isang buwan na din na di kami nagkikita ni Jose, simula nang malaman niyang buntis ako. At naisip ko na siya ang ama. Isang malaking pagkakamali ko sa buhay ko ang makilala si Jose. Ngayon di ko alam kung sino sa kanila ng asawa ko ang magiging ama ng aking dinadala ngayon. Paminsan-minsan dinadalaw ako ni Jose dito, kinakamusta niya ako at ang lagay ng aking anak. Isang araw nabalitaan ko na lang na nawawala si Jose, pinaghahanap daw ito ng pulisya. Nakakalungkot isipin ang nangyari sa kanya. Sa isang baryo napadpad si Jose kung saan nakatira ang kaibigan ng kanyang namayapang ama, ilang buwan na nirahan si Jose sa baryo matapos itong masangkot. Alam niya sa sarili niyang inosente siya at napagbintangan lamang ito. Dahil wala siyang kaalam-alam na ang ipinadala sa kanya ng amo niya sa construction ay may lamang gamot. Ngayon ay nagtatago ang binata sa takot na may mangyari sa kanyang masama. Gabi-gabi inaalala niya ang kanyang magandang kapitbahay. Tila nag-aalala ito sa lagay ng dinadala nitong sanggol. Di malayong siya ang ama ng dinadala nito. Naninirahan siya ngayon sa bahay ng biyudong si Tony, 51 taong gulang at ang anak nitong bading na si Jervin. Sa edad na 51,
Matikas pa din ang pangangatawan ni Tony. Batak sa pagbubuhat ng mga materyales sa trabaho nito bilang construction worker. Si Jervin naman ay isang payat at maliit na binata. Maputi ito at malamya kung kumilos. Tuwang-tuwa si Jervin nang malaman niyang maninirahan sa kanila si Jose. Si Jose naman ay tila nag-aalangan na makasama si Jervin dahil nararamdaman niyang kursonada siya nito. Para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin, ay namasukan din si Jose sa pinagtatrabahuan nito. Kasalukuyan nilang tinatrabaho ang extension ng malaking bahay na pagmamay-ari ng isang mayamang businessman na si Gary, 61 taong gulang, na nakapangasawa ng businesswoman din na si Luna. Maganda at sexy si Luna, di ito nalalayo kay Emma. Ang pinagkaiba nila ay pagiging sopistikada at stricto nito. May anak sa unang asawa si Gary at ito ang dalagang si Bella. Maganda at sexy din ito. Isang hapon, dumating ang mag-asawa galing sa isang branch ng grocery mart na pagmamay-ari nila. Sakay ng isang SUV, bumaba ang mag-asawa at dumiretso sa kinaroroonan ng mga construction workers. Inausap agad ni Gary ang punong abala dito. Samantalang nasipat agad ni Luna ang makisig na si Jose, nagtama ang mga mata nila. Agad namang siniringan ni Luna si Jose at iniwas ang tingin sa binata. Uy pre, sino yun? Tanong nito sa binatilyong katrabaho na si Patrick. Si Ma'am Luna yan, asawa ni Sir Gary. Eh ang pandanan ni Boss, diba? Paano naging asawa niya yan? Asawa niya yan. Ayos din itong si Boss Gary yan, no? Pipili na lang ng asawa, yung okay pa. Iba talaga nagagawa ng pera. Sinabi mo pa, pag nakita mo yung anak niyan, naku, pero iba nanay nun. Yun unang asawa ni Boss. Naku pre, ingat ka lang, iba magalit yan si Boss. Muling nagtama ang mata nila ni Luna nang pagmasdan ulit siya nito. Loretta, asan ka? Ma'am Luna, andito po ako. Kilala mo ba yung mga bagong trabador natin? Hindi po ma'am, ako lang po nag-aabot ng merienda nila. Ah, ganun ba? Bakit po ma'am? Wala naman, pamirya lang sa akin yung iba. Palusot nito pero gusto lang nitong malaman ang pangalan ni Jose. Sige, ipaganda mo ako ng merienda sa poolside. Magsuswimming ako. Nagulat ang mga kalalakihang trabahador nang matanaw ang supladang amo na nakatupis na pula. Sinadya ni Luna na magswimming para makuha ang atensyon ni Jose. Napangiti naman si Jose sa tanawin. Panakaw namang sinusulyapan ni Luna ang kinaroroonan ng mga construction workers at agad nitong natanaw si Jose na nakatingin din sa kanya. Kinilig naman ito. Ilang buwan na din namimiss ni Maureen si Jose kaya si Jordan naman ang napili nitong gawing kapalit ng binata. Si Emma naman ay araw-araw nangungulila sa presensya ni Jose. Tila nahulog na ang loob niya. Sino sa inyong marunong umayos ng tubo? Tanong ni Loretta sa mga kalalakihan. Ako ho. Sagot agad ni Jose. Sige, halika, sumunod ka. Okay, sige. May extra dagdag sweldo ba yan? Oo naman. Inayos agad ni Jose ang tubo sa CR ng anak ni Gary na si Bella. Hey, sino ka? Ay ma'am, Jose po pala. Ah, ikaw pala yung plumber. Okay na ba yun, faucet ko dyan? Yes, ma'am. Wow, thanks ha. Ano pala ulit pangalan mo, kuya? Jose, ikaw ma'am. I'm Bella. Nakipagkamay si Bella. Alis na ako, ma'am. Sige po, kuya. Palakad na pababa si Jose nang makarinig ito ng mga tunog. Sinundan niya ang tunog at narating niya ang isang kwarto na nakasara ang pinto. Naalala niya sa mga ingay na yun ang boses ni Emma. Binuksan niya ang pinto at laking gulat niya nang makita si Luna. Nagulat si Jose nang may narinig siyang naglalakad papalapit. Agad siyang pumasok sa kwarto at laking gulat ni Luna nang makita niya ang binata. Sorry, ma'am. Sorry? Nanlaki ang mga mata ni Luna. Anong ginagawa mo dito? Sorry, ma'am. Di ko sinasadya. Ma'am, sorry. Naligaw ako eh. Ano? Naligaw? Ba't ka ba nandito sa loob ng bahay namin? Nanakawan mo kami, no? Di ma'am, inayos ko po yung tubo sa kwarto ni Ma'am Bella. Nagulat kami nang marinig ang boses ni Gary mula sa labas ng kwarto.
Magtago ka! Agad tumakbo si Jose sa isang malaking closet. Biglang pumasok si Gary at sinarado ang pinto. Hi, Mal. Anong balita? Ayun, dinaan namin sa dahas ang pagpapaalis sa mga magsasaka doon. Lupa ko yun, kaya sila ang dapat umalis doon. Ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga tao na yun. Di silang mahal. Huwag na mainit ang ulo mo. Ina, grabe yung kaba ko ngayon. Napakainit din dito sa loob ng closet. Di ako masyadong makainga at sobrang basa na ako ng pawis. Biglang nakarinig kami ng katok mula sa labas. Nagulat ang dalawa at dali-daling nag-ayos. Pinagbuksan ni Tanda ang anak niyang si Bella. Yes, baby ko. Anong problema? Nawawala si kuya. Yung nag-a-ayos ng tubo ko sa CR, iabot ko yung bayad. Di pa daw siya nakakabalik dun sa labas. Ha? Sige, papahanap ko. Mahal, samahan ko lang si Bella, ha? Okay, mahal. Paglabas ni Gary, saka naman pinalabas ni Luna sa closet si Jose. Mabas ka na! Go! Doon ka dumaan sa bintana! Isang nakakalokong ngiti ang nakita ni Luna sa binata bago pa ito lumusot sa bintana. Namula naman si Luna, alam niyang may laman ang mga ngiting yun. Loko yun ha? Nakita niya yun? Oo, Jose! Saan ka galing ha? Sa langit, Brad! Pag-uwing pag-uwi ni Jose ay dumiretso na agad ito sa banyo. Matapos niyang maligo, agad itong lumabas ng banyo. Laking gulat niya nang nakaabang na si Jervin. Hi, Kuya Jose. Dinaanan lang siya ni Jose. Suplado naman. Ikaw na nga lang nakikitara dito eh. Che. Gabi na nang pasukin ni Jervin ang maliit na kwarto ni Jose. Kung sinuswerte ka nga naman, bakla. Happy fiesta. Pinagmasdan ni Jervin si Jose. Emma. Emma. Anong Emma? Sino si Emma? Napabalikwas si Jose at tinulak si Jervin. Sa liit at payat ni Jervin, agad itong bumagsak sa sahig. Sarahulo ka! Gusto mo bang isumbong kita sa tatay mo? Kuya, alam mo namang gusto na kita, diba? Buisit ka! Umalis ka nga dito! Opo, aalis na po! Takot na takot si Jervin na lubabas ng kwarto. Kinginan nito? Hindi ko lang kailangan ng tiraan eh. Kinabukasan. Good morning, kuya! Nakahanda na ang almusal na niluto ni Jervin. Kakaiba ang inaasta nito na tila walang nangyari kinagabihan. Kuya, nilutuan kita ng itlog at tuyo. Saka yung paborito mong fried rice. Pasensya na, wala lang hotdog. Inubos ko na eh. Sabay kindat, napailing na lang si Jose at kumain kasama ang mag-ama. Maaga pa lang nakaabang na ako sa labas. Hinihintay ko ang pagdating ng Jose. Kailangan ko siyang makausap. Nakita niya ako kahapon, kinakatakot kong baka ikalat niya sa iba. Mami, good morning. May inaantay ka ba? Ah, wala naman, Bella. Bakit? Inaantay ko kasi si kuya. Yung nag-ayos ng tubo sa CR. Iabot ko din po yung bayad. Cupcake? No, bukod pa to, ma'am. Nag-bake talaga ako para sa kanya. Nag-bake ka pa talaga, ha? Oh, yun na siya. Wait po, mami. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Kakaiba yung dating niya. Naka-white t-shirt siya ngayon at yung fit na pantalon pa rin ata na suot niya kahapon. Bella, salamat dito ha. Sure po kuya. Sige po, mauna na ako. Pre, ayos yun ah. Parang kilig na kilig pa sa'yo. Sus, wala yun. Gwapo mo talaga pre. Mukhang type ka pa nung chicks na yun. Loko, hindi ako napatalo sa ganun. Sus, arte mo pa. Kaya mo nun, biglang yaman ka pag naging jeep mo yan. Baka imatayin lang yun sa akin. Nagtawanan ang mga kalalakihan. Napatingin si Jose sa papalayong si Bella. Hoy Pogi, pinapatawag ka ni Ma'am Luna. Sige ho. Tila sabik na tinungo ni Jose ang mansyon. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong nakita si Luna na nakadress. Good morning, ma'am. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ayoko may makakaalam na nangyari kahapon. Sa oras na ikalat mo yan sa mga katrabaho mo, sisiguraduhin ko makukulong ka. Alam ko po yun, ma'am. Tila isang nakakalokong ngiti ang pinapakita ng binata. Sige na, umalis ka na. Yes, ma'am. Ilang buwan ang lumipas, naisilang na ni Emma ang pangalawa niyang anak
pero di niya alam kung sino ang ama ng kanyang lalaking anak. Mas napalapit siya sa kanyang asawa nung buntis pa ito. Pero di niya makakaila na namimiss niya si Jose. Ikalimang buwan na ni Jose sa trabaho at nalalapit na nilang matapos ang construction. Pero di pa din niya alam paano makakadiskarte sa amo. Hanggang tanaw lang siya dito sa takot na mahuli siya ng among sigari. Di pa alam ni Jose na tinigil na ng mga pulis ang paghahanap sa kanya nang mahuli na ang mga totoong sangkot. Magagabi na nang matapos ng grupo ni Jose ang kanilang trabaho. Nauna na ang mga kasamahan niya, palabas na siya ng mansyon nang makita niya ang isang di kilalang lalaki na pumasok sa pinto ng mansyon. Kakaiba ang kinilos nito, kaya agad niyang sinundan. Umakyat ang lalaki sa ikalawang palapag, imbis na sigawan ang lalaki ay sinundan niya ito. Pagdating sa ikalawang palapag ay nawala ang lalaki. Nagulat ako nang marinig ang paparating na sasakyan ni Sir Gary. Anak ng tupa! Ano pa ako bababa? Nagsikaripas ang mga katulong palabas para salubungin si Sir Gary. Naghanap muli ako ng kwartong mapapasukan na kalak lahat. Hanggang sa mabuksan ko ang pamilyar na pinto, kung di ako nagkakamali kay Luna to. Ba't dito pa ako pumasok? Mali, kailangan ko lumipat. Palabas na ako ng pinto nang makita si Sir Gary na nakaakyat na sa hagdan. Pumasok ako ulit ng kwarto nila. Tinungo ko ang nakauwang na pinto. Banyo ata to, nagulat ako nang makita sa shower si Luna. Sa kaba at takot, tumakbo ako sa likod ng curtain ng bathtub. Di ako napansin ni Luna dahil sa lakas ng pagtagas ng tubig ng kanilang shower. Katapusan ko na! Di nga ako nahuli ng pulis pero mukhang di na ako makakalabas dito ng buhay. Bumukas ang pinto. Mahal, di mo na ako naantay. Maliligo sana tayo. Loko ka ha? Sige na. Pawis na ako ngayon sa kaba. Mamaya na, sweetie. May ayusin lang ako. Okay, patapos na ako eh. Okay, sige mahal. Sandali lang, maiwan mo na kita. Lumabas na si Tanda. Ngayon, paano naman ako makakalabas dito? Nagulat ako nang biglang may humawi ng kortina si Luna. Lumaki ang mata ni Luna. Pasigaw na ito nang dali-dali kong takpan ang kanyang bibig. Teka lang ma'am, hayaan niyo ako magpaliwanag. May lalaking pumasok dito. Sinundan ko lang. Palagi ko magnanako yun. Dahil magkatapat kami, sinubukan niyang tadyakan ako pero nakailag agad ako. Nabitawan ko ang pagtatakip ng bibig niya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo napasok to? Mahal? Mahal? Papasukin mo ko dyan! Pumasok din sa bathtub si Luna at sinara ang kortina. Pumasok ulit si Tanda. Dyan ba tayo? Hindi babe, mag-shower ka lang. Lilinisin ko lang tong bathtub. Nakasilip lang ang ulo ni Luna sa kortina habang kausap si Sir Gary na nagsimula ng maligo sa shower. Sobra yung kaba ko, parang sasabog ang dibdib ko. Oh, tapos ka na maglinis dyan mahal? Oo mahal. Tapos na din ako dito. Tara, bihis ka na din at gutom na ako. Ano ba ulam sa baba? Mechado, mahal. Aba, paborito ko yun. Sige na mahal, mauna ka na. Dudumi pa ako. Ganun ba? O sige mahal. Agad kong binalikan si Jose paglabas ng asawa ko. Nakaupo na ito sa bathtub at nakangisi. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang isumbong kita sa asawa ko? Papakulong kita? Mahal, tara na. Bigla kaming kumawala, bumalik ang kaba sa mukha niya. Dito ka lang. Palabas na, mahal. Mauuna na ako sa baba, mahal. O, sige. Ma'am, patawarin mo ako sa nagawa ko. Umalis ka na. Sa susunod na makita pa kita dito sa loob ng mansyon, sisiguraduhin ko makukulong ka, naiintindihan mo? Pero, ma'am. Umalis ka na. Doon ka muli dumaan sa bintana. Sige ho. Pinagmasdan ko ang paglayo ng lalaking yun mula sa bintana. Di ako makatulog ng gabing yun. Muling nanumbalik sa aking isipan ang mga nangyari. Bumungad agad si Jerbin sa hapagkainan at pinaghandaan na naman kami ng almusal na tuyo at itlog, pati na rin fried rice. Nakangiti lang ito sa akin kasabay ng malagkit na tingin. Good morning Kuya Jose. Coffee, tea, or me? Charot. Umiiling lang ako. May tea ba tayo dyan anak? Patola naman to si tatay oh.
Wala no. Sorry, Tay. Wala na palang hotdog dyan. Ha? Minsan lang naman ako bumili ng hotdog ah. Kinain ko na po kagabi. Sabay kindat sa akin. Napayuko na lang ako sa hiya. Ngayon pala dadating yung na-order kong plans online. Nako, nadiligan na kaya ni Yaya yung plans ko? Silipin ko nga muna. Pagsilip ni Bella sa baba mula sa bintana. Kuya Jose, ikaw ba yan? Ma'am! Ma'am Bella! Ba't mo iniihian yung plans ko? Mahal yan! Agad ko sinara ang window ko at tumalikod. Bumilis ang tibok ng puso ko. Di ko alam pero sobrang kinakabahan ako. Umalis ako sa kwarto ko at bumaba sa kusina. Nakita ko si Ma'am and our chef na nagluluto ng breakfast. Good morning, darling. Masarap ba ang tulog mo? Yeah, pero... Oh, ano yun? Wala, never mind, Ma'am. San si Daddy? Maagang umalis. Bakit? Wala po. Ano yung niluluto mo? Hotdog, yung favorite mo. Mami, pagsabihan mo nga yung mga construction workers dyan. Feeling ko iniihian nila yung plans ko. Paano mo naman nasabi? Ang panghipo eh. Lalo na yung plans ko. Eh, Ma'am Bella, dinidiligan ko naman po palagi yun. Yaya, ang panghi talaga. Kaya mami, pagsabihan mo sila please. Sure, darling. Don't worry, akong bahala. Thanks, Ma'am. Ina, nakakahiya. Nahuli pa ako umihi dun. Panigurado tatanggalin na ako sa trabaho nito. Buisit. Hindi ko na siya nakausap. Bigla na lang nagsara ng bintana. Gusto ko man siya kausapin sa loob. Alam ko papagalitan lang ako ni Madam Luna. Oh, lalim ng iniisip mo ah. Pre, napasama ako kay Ma'am Bella. Nakita ko umihi dun. Sa mga laman sa gilid. Naku pre, maarte pa naman yun. Masisasante yata ako nyan. Sa ginawa ko. Naku pre, panigurado. Pera lang, kung makursa na daan ka ni Ma'am Bella. Baliw, hindi yun. Malay mo. Hingi na pre, ayan na si Madam. Mukhang galit na galit. Hoy! Sinong umihi dun sa halaman ng anak ko? Sa gilid ng mansyon, ha? Ma'am, di po kami yun. Yes, ma'am. Dito lang po kami naihi. Hindi na kami nagagawi dun. Opo, ma'am. Baka naman po sa mga aso nyo lang yun. Ang mga dogs namin, nasa loob ng kwarto ng anak ko. Paano makakalabas yun sa garden? Sorry, ma'am. Sa oras na mahuli namin ang umiihi dyan, o magreklamo ang anak ko na mapanghi sa garden namin, ipapakulong ko. Naiintindihan nyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pasensya na po. Sorry, ma'am. Dinagmasdan ng mga kalalakihan ang masungit na amo habang papalayo ito. Sungit talaga nun. Di ata nadaligan ni Sir kagabi. Oo, pare. Panigurado yan. Mag-asawa ka ba naman ng matanda na? Ininsulto pa tayo? Sino ba kasi umiyi dun? Ay sayusin nyo ah, kung ayaw nyong mawalan tayo ng trabaho. Oo nga. Muntik ka na dun pre, mukhang di ka pinangalanan ni Bella. Oo pre, ina, kinabahan ako dun. Sabi sa'yo, trip ka ni Ma'am Bella, yung nakita niya. Loko, mabait lang talaga siguro yun si Ma'am. Di katulad ng mama niya, napakasungit, may araw din sa akin yun. Makalipas ang isang linggo, nagbibisikleta si Jose nang madaanan niya ang nasirang kotse ni Bella. Ma'am Bella, ikaw ba yan? Kuya Jose? Kuya, pahelp naman. Naflatan ako ng gulong. Walang nasagot sa bahay eh. Tawagan mo kaya mami mo? Feeling ko tulog pa. Naku, padilim na. Mukhang ulan na din. OMG, marunong ka ba magpalit ng gulong? Sige, ako bahala. Baba ka muna dyan. Tila nabighani si Jose sa ganda ng anak ng amo. Nakadress ito na pula. May mga tools ka ba dito sa compartment mo? Oo, alam ko po meron dyan. Matapos ang 15 minuto, ay natapos si Jose paltan ang gulong ng sasakyan ni Bella. Nasunod nito ay ang pagpatak ng ulan. OMG kuya, pasok muna tayo sa kotse ko. Oh, sige. Magpatila ka muna bago ka umuwi. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob, iniwan muna ni Jose ang kanyang bike sa tabi ng kotse ni Bella. Thank you talaga Kuya Jose. The best ka talaga. Wala yun. Basta ikaw. Pasensya ka na pala uli, Bella. Iniyan ko yung halaman mo. Wala yun, Kuya. Biglang namula si Bella. Ha? Nakita mo siguro, no? Di ah. Sus, deny ka pa. Nahiya tuloy ako sa'yo. Ha? Bakit? Siyempre, hindi mo naman dapat makita yun. Nagsimulang mailang si Bella sa kanilang usapan. May girlfriend ka na ba, Kuya? Wala.
Meron ako dating buddy. Buddy? Oo, kaso may asawa na. Grabe ka, gawawa naman yung guy. Bakit pumayag yung girl? Eh, na-addict sa akin eh. Ayan, tumila na yung ulan. Sige kuya, maraming salamat ha. Basta ikaw, Bella. Sige ma'am, ingat sa pag-drive. Sige kuya, bye. Take care. Isang buwan ang nakalipas at di ko na ulit masyadong nakikita si Bella. Papatapos na rin ang aming paggawa sa extension ng bahay nila. Nakakalungkot isipin na di man lang ako nakadiskarte kay Luna. Sa huling araw ng aming pagtatrabaho sa mansyon, ay muli kong nakita si Luna na bumaba ng kanilang magarang kotse. Napaka-sexy nito sa suot nitong dress. Maghahapon na nang makita ko muli ang lalaking minsan pumasok sa kanilang tahanan. Ito yung nagpahamak sa akin dati. Sinundan ko sa loob ng mansyon at biglang nawala. Nakita ko na papasok na naman ito ng mansyon. Kaya agad kong sinundan, gusto kong malaman kung sino siya. Di natin alam baka isa itong kawatan. Laking gulat ko nang pumasok ito sa kwarto nila Sir Gary at Ma'am Luna. Sinundan ko siya at kinompronta. Hoy! Sino ka? Kina! Ikaw, sino ka? Ang baho mo! Isang lalaki na nasa early 20s. Di naman siya mukhang kawatan, nakasuot pa nga ito ng isang branded na t-shirt. Groom to ng dad ko at ng stepmom ko. Ikaw, sino ka? Dad mo? Oo, eh ikaw, sino ka? Anak ka ni Sir Gary? Oo, at kapatid ko si Bella. Ah eh, sorry sir, di ko naman alam. Kala ko kawatan. Ina, sino ka ba? Para sawayin ako. Minsan lang kasi kita makita dito. Hindi ako nakatira dito, kaya huwag ka nangangilam. Nagtatrabaho ka ba dito ha? Gusto mo ba matanggal sa trabaho mo? Ay, pasensya na talaga, bossing. Papatanggal kita? Eh di patanggal mo. Last day ko naman na ngayon. Ah ganon, since trespassing ka, papakulong kita. Nagulat kami nang biglang lumabas ng banyo si Luna. Agad kami nagtago sa isa pang maliit na kwarto na tila walking closet. Nagtaka ako kung bakit nagtago din itong anak ni Sir Gary. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig si Luna na papasok sa walk-in closet na tila humuhuni pa. Naalala ko ang sinabi niya na ipapakulong niya ako pag nahuli niya akong pumasok muli sa mansyon. Pagkabukas ng pinto ay bigla akong tinulak ng anak ni Sir Gary palabas sa aming pinagtataguan. Napasubsob ako sa sahig at tumambad sa harapan ni Luna. Hoy ikaw! Nandito ka na naman? Sabi na magnanakaw ka eh. Mapalabas na siya ng maliit na kwarto at tila magsisigaw. Kaya tinakpan ko agad ang bibig nito at pinigilang makalabas ng walk-in closet. Teka ma'am, hayaan mo ako mag-explain. Huwag ka sumigaw please. Nagulat kami nang marinig ang boses ni Sir Gary mula sa labas ng walk-in closet. Honey, nasan ka? Pagbukas ng pinto ay agad kaming pumesto ni Luna sa likod ng pinto. Sinilip lamang nito ang ulo niya. Hi honey, andito ako. Ang aga mo ah. Nagsusukat lang ng mga bagong dress. Ah, sabay sana tayong maligo. Kakatapos ko lang eh. Nakaisip na naman ako ng kapilyuhan. Nginisian ko naman ang anak ni Gary na nakatago lamang sa gilid. Tila gulat ito sa ginagawa ko sa stepmom niya. Tila wala lang ito kay Luna na patuloy pa rin nakikipag-usap sa asawa niya. Matapos nila mag-usap mag-asawa, ay agad niyang sinara ang pinto at humarap sa akin. Anong ginagawa mo ha? Wala. Nginisian ko lang siya. Labas! Lumabas ka na doon sa bintana! Sinilip ko ang anak ni Gary na tila nanonood lamang sa ginagawa ko. Ma'am, last day ko na ngayon. Sana mapagbigyan mo ako. Ano bang sinasabi mo? Ngayon lang. Di ako katulad ng iniisip mo, Jose. Mahal ko ang mister ko. Alam ko, pero sa huling pagkakataon, ma'am, baka hindi na ulit kita makita. Nagulat kami nang biglang gumalaw ang doorknob na tila may papasok. Agad siyang tumayo at nagtago muli kami sa likod ng pinto. Oh, Bella. Darling, ba't nandito ka? Mami, last day na pala nila Kuya Jose, no? Oo. Di ko kasi siya nakita sa labas. Dinalhan ko sila ng cookies. Wala daw si Kuya doon. Ah, nasa loob ko na. Mami? Ah, wala. Never mind, darling. Ang laki, Diyos ko. Anong malaki, Mami? Okay ka lang?
Wala, Iha. Malaki ba yung cookies? Baka mabitin sila kung maliit lang. Yes, ma'am. Nilakihan ko kasi alam ko malakas sila kumain. Wala nga lang si Kuya Jose. Ginitian lang ni Jose ang anak ni Gary na pasimpleng nagbibideo at nanonood lang sa kanila. Mami, okay ka lang? Ba't ganyan ka? Huwag mo kong pansinin, darling. Mami, may nakakita daw kay James kanina. Pumasok na naman dito. Pumasok na naman? Ang sakit. Ha? Anong masakit, Mami? Yung tiyan ko. Dami ko kasing nakain kanina. Nawiwirdohan si Bella sa facial expression ng kanyang stepmom. Sige, Mami. Hahanapin ko muna si James. Panigurado bumalik yun dito para magnakaw na naman ng pera. Yes, honey. Sige. Pag naabutan mo siya dito ng daddy mo, baka ipakulong na naman siya. Napatingin naman si Jose sa lalaking nanonood lamang at tila kinakabahan sa narinig. James pala pangalan mo, ha? Nginisian niya ito. Pag alis ni Bella ay saka naman sinara ni Luna at nilak ang doorknob. Labas! Bago pa ako tumawag ng pulis. Teka, ito naman, oh. Hindi na kita makikita bukas. Pwede ba akong magtrabaho dito? Para makita pa din kita? Labas! Ayoko na kitang makita. Dali-dali akong nagbihis at lumabas muna sa bintana. Magkikita pa tayo, ma'am. Sa baykindat, nakita ko si James na nakatago pa din sa gilid. Palabas na ako ng gate nang makita ako ni Bella. Hey kuya! San ka galing? Bella, Pawis na pawis ka? Inutusan ako ni boss. Linisin yung site na ginawa namin. Kaya naiwan pa ako. Wait, ito yung cookies mo. Wow, cookies ulit. Gusto ko ang cookies mo, Bella. Ang sarap kainin. Ha? Thanks, kuya. Sana magkita pa din tayo, no? Oo naman. Gusto nga sana magtrabaho dito. Kahit tardinero lang. Sure, why not? Ilalakad ko yan kay Papa. Talaga, Bella? Oo naman. Pag uwi niya, sasabihin ko. Salamat, Bella. Nagbabike na ako pa uwi nang harangin ako ng kotse. Binuksan niya ang bintana. Uy, Ungas! Sino ka? Oh, James. Tama, James, diba? Bakit mo ginawa kay Tita Luna yun? Ginusto din naman niya. Nakita mo naman, diba? Muntik-muntik na ako kanina dahil sa'yo. Ikaw nga itong tumulak sa akin. Kaya ako nakita ng tita mo eh. Wala akong paki sa inyong dalawa. Basta huwag mong gagalawin ang kapatid kong si Bella. Kundi ikakalat ko tong video. Naiintindihan mo? Huwag mo ako tinatakot, James. Di mo kilala si daddy. Malalagot ka pag nalaman niya to. Insekto ka lang na madaling tirisin. Tandaan mo yan. Biglang pinaharurot ng lalaki ang kotse niya. Napakayabang nun ah. Hindi. Si Luna na lang. Kala mo naman di siya nag-enjoy kanina. Si Emma, 6 na buwan na ang lumipas nang isilang ko ang aking babaeng anak. Hindi ako nagkamali, si Jose ang ama ng aking sanggol. Nakuha nito ang mata at labi ni Jose. Pinangalanan ko itong Francine. Habang si Junior naman ang anak namin ni Andrew ay nakakalakad na. Simula nang isilang ko ang anak namin ni Jose, ay nagdoble kayod si Andrew sa kanyang pinagtatrabahuan. Dobleng responsibilidad na ngayon ang nakaatang sa aming mag-asawa. Pero di ko lubos makalimutan ang makulong sa bisig ni Jose. Isang pagkakamali na hinahanap-hanap ko pa din hanggang ngayon. Nagsimula na magtrabaho si Jose sa mansyon bilang hardinero. Tanaw na tanaw ni Bella sa bintana ng kanyang kwarto ang pawis na binata. Tila kumikinang ito habang tinatamaan ng araw ang pawisang katawan nito. May gusto ba si Bella doon sa dati nating construction worker? Ha? Ano ba pinagsasasabi mo, mahal? Napakalaki ng agwat ng edad nila ni Jose. Eh, ba't siya pa nagsasuggest na magtrabaho na yung lalaki dito bilang hardinero? Alam mo naman yung anak mo, friendly. Pag nalaman ko na napapalapit yung hardinero na yan kay Bella, malilintikan sa akin yung Jose na yan. Hay nako, Gary. Ang pagsabihan mo, yung isang anak mo. Pumasok na naman daw dito nung isang araw. Ako na bahala doon. Papabantayan ko yung Jose na yan. Inabangan ni Bella ang paglabas ng mansyon ni Jose. Pauwi na ito gamit ng kanyang bike. Sinundan niya ito gamit ng kanyang kotse. Nang mapalayo na sila ay agad binusinahan ni Bella si Jose. Inart niya sa tabi ang kotse at bumaba. Ma'am Bella, ikaw pala yan? Kuya! Ma'am,
Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Bella na lang. O sige, sabi mo eh. Uuwi ka na ba? Pwede mo ba akong samahang magmeryenda? Sige ba? Gusto mo ba dun tayo malapit sa park? May bazaar dun ngayon. Sige, sundan na lang kita. Naging malapit si Jose at Bella. Isang bagay na hindi alam ni Gary at Luna. Palagi silang lumalabas kapag walang pasok si Jose, hanggang sa mahulog ang loob nila sa isa't isa kahit na malaki ang agwat nila. Gusto kita, kuya. Gusto ko maging girlfriend mo. I mean, Jose. Gusto din kita, Bella. Pero hindi pwede maging tayo. Alam mo yan. Pwede naman nating isikreto, di ba? Sige, pumapayag ako, Bella. Talaga? Oo. Ba't di natin subukan? Yay, thank you. Boyfriend na kita, ha? Niyakap ni Bella si Jose ng mahigpit. Pinagdiriwang namin ngayon ang unang mansari namin ni Jose na pagdesisyonan namin mag-staycation sa isang resort malapit sa amin. At dahil off niya bukas, kaya makakapag-overnight kami dito. Masasabi kong swerte ako sa kanya, di lang siya gwapo, hot pa. Kahit malayo ang agwat namin, ay nagkakasundo pa din kami sa lahat ng bagay. Nandito kami sa room namin, kakatapos ko lang maligo at sinuot ko ang shirt at pandyama ko, habang naliligo naman si Jose. Di ko malimutan ang nangyari sa pool kanina, niyakap niya ako mula sa likod. Paglabas ng banyo, tumambad sa akin ang matipuno niyang pangangatawan. First time ko yatang may makakasamang lalaki. Tumabi siya sa akin, samantalang ako nagtago sa comforter. Sobrang kaba ang nadadama ko ngayon. Nag-enjoy ka ba, baby ko? Yes, baby. Ikaw ba? Oo naman. Sobrang relaxing. Sipin mo, isang linggo ako nagtatabas ng damo sa garden nyo. Nakakapagod talaga yun. Na mga sumunod na araw, nakita si Jose at Kim sa resort kung nasaan sila nag-i-stay ni Bella. Hey! Di ba ikaw si Jose? Sino ka nga uli? Kim, remember? Kim? Sister ni Emma? Oo nga. Anong ginagawa mo dito sa resort, Jose? Wala. Nagbabakasyon lang. Oh, I see. Balita ko wala ka na dun sa apartment. Oo. Gusto mo ba mag-breakfast? Bumili ako dyan sa baba. Napatingin si Jose kay Kim, dito nalalayo sa kapatid ni Emma, pangdigmaan. Wala ka ba kasama dyan? Boyfriend ko owner nitong room, kaso wala siya dito. Oh, baka kasi mahuli tayo. Nope, nasa Cebu siya ngayon. Sige, tara gutom na din ako eh. Nanganak na pala si ate, naabutan mo ba yun? Lalaki pa rin ba? Nope, girl naman. Di nga kamukha ni Kuya Andrew eh, kaya nililoko ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Jose. Anak ko nga ang sinilang ni Emma. Sino nga ulit kasama mo dyan? Girlfriend ko. Asan siya? Katabi lang ng room mo. May girlfriend ka na pala. Crush pa naman kita dati. Nakikita kita sa labas ng apartment mo. Talaga ba? Tsaka yung pulis na kapitbahay nyo, crush ko kayo actually. Si Ian? Ilan taon na ba yun? 40 plus. Gusto mo ba ipasyal kita dito? Sige ba? Tulog pa naman girlfriend ko. Sige, maliligo muna ako. Wait mo na lang ako dito. Wait, open ko na lang muna yung TV. Sige. Pagkatapos nun, saka nagpunta, babe? Nagjogging lang ako sa labas. Ano oras checkout natin? 12 PM, bakit? Mag-swimming pa ba tayo? Wag na, pagod na ako eh. Pagod agad? Natutulog muna ako, baby ko. Okay lang ba? Sure. Nagluto na ako ng breakfast dyan. Ayaw mo muna kumain? Kumain na ako. Dalawang ensaymada tsaka tahong. Tahong? Saan? Joke lang, babe. Sige, kain mo na ako bago matulog. Yay! Join me here. Okay, baby ko. Ilang buwan din ang lumipas nang may sa amin ni Kim, ang kapatid ni Emma. Simula noon, di ko na muli ito nakita. Kaya inaya ko muli si Bella na doon muli sa resort ipagdiwang ang ikalawa naming mansari. Nagbabaka sakali na makita muli si Kim dun sa kwarto nila. Muli naming in-enjoy ni Bella ang iba't ibang facilities ng resort, lalo na ang swimming pool. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay kong pagkakataon na makatabi muli ang aking nobya. Alas 11 na ng gabi nang tumabi sa akin si Bella at niyakap ako mula sa aking likuran.
I love you, Jose. Love you more, baby ko. Pagharap ko sa kanya ay nagulat ako sa suot nito. Ngumiti si Bella nang magkaharap kami. Agad itong lumapit sa mukha ko at siniin ng halik. Masaya ako na ikaw ang nobyo ko, Jose. Mas masaya ako sa pilik mo, Bella. Papasayahin kita, baby. Agad nag-walk out si Bella papuntang banyo. Matapos ng gabing yon ay nakipaghiwalay na si Bella kay Jose. Pero patuloy pa ding nagtatrabaho si Jose bilang hardinero sa mansyon. Umaga ng Linggo nang makita ni Luna si Jose sa hardin habang nagdidilig. Pinagmasdan niya ito hanggang sa mahuli siya ng binata na nakatitig sa kanya. Ginitian siya ni Jose, agad nilisan ni Luna ang balkonahe. Nagulat si Jose nang makita niyang palabas ng mansyon si Luna at tila patungo ito sa kanya. Hoy Jose! Anong ginawa mo kay Bella? Ilang araw na siyang nagkukulong ng kwarto? Alam ko ang relasyon na meron kayong dalawa. Ewan. Siya nga itong nakipag-iwalay sa akin. May ginawa ka ba sa kanya? Ano sa tingin mo? Sabay tinapunan ng tingin ni Jose si Luna at ngumisi. Namula si Luna. Napakawalang hiya mo. Simula bukas, ayaw na kitang makita dito. Sige, papayag akong umalis dito. Pero may kapalit. Ano namang kapalit? Alam mo na yun. Nahihibang ka na. Alam mo bang pwede kitang ipakulong? At kung malaman ko lang na may ginawa ka. Ayaw mo. Iniwan ni Luna si Jose. Pag-isipan mo, ma'am. Last day ko na ngayon. Baka di mo na ako makita muli. Napalingon muli si Luna kay Jose at inirapan ito. Aray talaga nun. Takte. Sana naman ako lilipat ng trabaho nito. Nalungkot si Jose nang kanyang lisanin ang mansyon. Kahit sa huling pagkakataon ay di niya na nakita ang kanyang dating nobya. Paalam, Bella. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Mahal pa rin kita. Bigla ang nagbalik sa kanya ang mga panahong lumalabas sila ng patago, kumakain at namamasyal sa mga malls at sa mga sikat na resorts. Lalong-lalo na ang huling beses na magkasama sila kung saan sila nagpakasaya. Habang nagbabike ito ay may sasakyang bumusina sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ang anak ni Gary at kuya ni Bella na si James. Kamusta? Uy boss, ikaw pala yan. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yun boss? Sa mansyon, kakalabas lang ni Luna sa banyo. Pagkatapos nitong mag-shower, nagulat ito nang makita si Jose sa kanyang kwarto. What the? Anong ginagawa mo dito? Sandali, hayaan mo akong magpaliwanag. Alam mo bang mali itong ginagawa mo? Pwede kitang kasuhan. May mas mang balak yung James na anak ni Gary. Kinukuntsaban niya ako. Napagnakawan kayo ngayong gabi. At sino namang maniniwala sa'yo, ha? E matagal na kami pinagnanakawan ng batang yon. Baka ikaw ang may balak magnakaw. Shhh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Asan ba si Sir Gary? Out of town. Bakit, ha? Mabuti pa. Sasamahan na lang kita dito ngayong gabi. Panigurado, papasukin ka dito ngayong gabi. No thanks. Tatawagan ko na lang security. O sige, o siya, aalis na ako. Teka lang, Jose. Oh. Totoo ba na aalis ka na dito sa baryo? Oo. Nagkausap na ba kayo ni Bella? Hindi pa nga eh. Okay, sige. Teka, saan ka na pala pupunta niyan? Hindi ko alam eh. Kung saan ako dadali ng mga pako? Sige. Bago pa man lumabas sa bintanang pinasukan ni Jose, ay hinabol siya ni Luna at hinagkan mula sa likod. Jose, nakakahiyaman pero gusto ko humingi ng pabor. Ano yun? Paligayahin mo ko kahit sa huling pagkakataon. Nakakahiyaman pero sana mapagbigyan mo ko. Sabi na eh, gustong gusto mo. Kahit ano pang sabihin mo sa akin ngayon, tatanggapin ko. Gusto ko lang ulit maramdaman yun. Ay, sige, pagbibigyan kita. Humarap si Jose at niyakap rin ito. Napakasaya ko, ma'am, na kahit sa huling pagkakataon, inalaman kong gusto mo ako. Di naman kita ganun ka gusto. I mean, attraction lang. Woo! Denial ka pa. Lagi kitang nahuling nakatingin sa akin dati. Oo na. Sabay ngiti ni Luna sa binata. Nagselos ka ba nung naging kami ng anak mo? Di masyado. Ikaw kasi, inusungitan mo ako palagi. Hindi sana ikaw sinota ako. Baliw ka ba? May asawa ako. Anong syota? Sus, sayang.
Sana kung nalaman ko nung maaga na gusto mo ko, hindi sana araw-araw tayong magkasama. Shhh, dami mong sinasabi. Nagulat sila nang biglang bumukas ang pinto. Ma'am? Jose? Seriously? Bella, baby! Ma'am, so totoo nga. Gusto mo siya. Nagchat-chat ka kay daddy. Napangisi lang si Jose at patuloy pa rin. Honey, hayaan mo ko magpaliwanag. No, ma'am. Okay lang, mukhang na-enjoy mo naman. At wala na kami, kaya okay lang. Pabagsak na sinara ni Bella ang pinto at iniwan ang dalawa. Jose, itigil na natin to. Hindi pwede, ma'am. Nagsisimula pa lang. Tsaka ito ang huling beses, kaya susulitin na natin. Pinagsisisihan ko na tong kalokohan na to. Labas! Hindi pa ako tapos. Ba't naman ako lalabas? Nagulat si Luna sa tinura ng binata, tila galit ito. Kaya siya kinabahan. Ginagamit niyo ang kapangyarihan niyo para mantapak ng mga tao. Napangisi lang si Luna. Hindi ka dapat nangingialam. Basura man kaming mahirap sa inyong paningin, paparanas ko sa'yo ang ganti nila sa mga mata pobreng katulad niyo. Nakatulala na lang si Luna. Ano, Mrs.? Nag-enjoy ka ba? Tumulo ang luha sa mga mata ni Luna. Walang hiya ka. Pinangbayad lang kita. Tama ang stepson mo. Mga sakim kayo. Ang pamilya ng kanyang nobya. Nawala ang kanilang lupaing sinasaka. Dahil sa inyong mag-asawa. Kaya pala siya nagpabalik-balik dito. Para pag nakawan kayo. Ang perang kinukuha niya ay para sa mga magsasakang tinutulungan niya. Umalis ka na, Jose. Ayoko nang makikita ka pa dito. Nakuha mo na ang gusto mo. Nakaganti ka na. Ito na ang huling pagkikita natin, Mrs. Sa oras na di ka tumapad sa usapan at ginalaw mo pa din ang lupa ng mga magsasaka. Ano? Babalikan mo na naman ako? Hindi. Lalabas ang isang video. Video? Video ng kataksilan mo, Mrs. Hawak ito ng stepson mo nang minsan na magkasama tayo at nandun siyang malayang pinapanood tayo habang kinukuha na ng video. Paanong? Kung mapipigilan mo, sa mga kasakiman niya, walang lalabas na video. O siya, Mrs. Alis na ako. Natulala lang si Luna habang pinapanood ang paglisa ng binata palabas ng kanyang balkonahe. Nilisa na ni Jose ang baryo na yon, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Buong biyahe ay nasa isip niya ang naging nobyang si Bella. Labis niyang nasaktan ito, hindi man lang niya naiayos ang kanilang paghihiwalay. Sa mansyon naman ay magkausap ang mag-ama. Dad, sa tingin ko buntis ako. Dad, I'm really sorry. Humahagulgul si Bella na yumakap kay Gary. Napakaaga pa. Paano nabuntis ka? Wala ka namang nobyo. Han, hayaan mo na, blessings yan. Ano ka ba? Isipin mo nga, sa age kong to, buntis na din ako. Magiging daddy ka na din. Talaga, Han? What, ma'am? Nabuntis ka din niya? Oo, at least na-prove natin na wala akong problema. At may kakayahan akong magdala ng sanggol. Whatever, malandi. Nag-walk out si Bella. Magiging daddy na ako, mahal ko? Oo. Pero, sinong ama ang dinadala ni Bella? Hindi ko alam. Bella! Ilang taon nang lumipas, naging masaya ang buhay mag-asawa ni Andrew at Emma. Nagsimula na ding pumasok sa nursery school ang kanilang mga anak na si Alex at Anna. At sabay namang lumaki ang mga batang isinilang nila Bella at Luna. Mga sanggol na iniwan ni Jose. Kung alam lang ng lalaki na yon, ang mga pinagdaanan ni Bella nung pinagbubuntis niya ang bata habang pinagsasabay ang kanyang pag-aaral, napakasama niya. Ang mag-asawang Maureen at Ian naman ay lumipat na sa ibang bayan. Si Jordan ay nakabuntis ng isang kolehiyala at nagdobling sipag para matustusan ang kanilang pangangailangan. Tuloy-tuloy pa din ang trabaho ni Andrew sa Maynila habang si Emma ang nag-aalaga sa mga bata. At dahil madalang silang magsolo mag-asawa, bumalik si Emma sa pagbili ng mga paborito niyang gulay, ang pipino at talong. Di niya maiwasang maisip si Jose. Ayaw man niyang balikan ang pagkakamaling iyon, pero ang hindi nito alam ay nagbunga ang mga ginawa niya. Mag-subscribe sa Secret XPG.